What's up sa inyo mga tropa at eto na naman tayo sa ating printing channel mga tropa. Salamat nga pala lalong lalo na sa nagsasubscribe at road to 10,000 subscribers na tayo. At maraming salamat din sa mga nag-aabil syempre ng templates natin. Alam nyo naman na isa yan sa mga way kung paano natin isusustain yung channel natin. At pasensya na din kayo kung medyo hindi ako nakaka-reply dito sa mga message nyo or comment niyo sa ating YouTube channel. Sobrang dami na kasi. Hayaan nyo, pipilitin natin na maisa-isa yan at lahat yan sasagutin natin mga tropa. At alam nyo naman na nagre-reply ako sa inyo. Eto na nga, message nyo lang ako sa mga gusto mag-avail ng mga templates natin. At kung gusto nyong magpasalamat din sa akin, i-click nyo na lang din yung subscribe at thanks button dyan kung nais nyo mag-donate. At simula na nga natin yung content natin para sa ngayong araw na to. May nag-message nga pala sa atin previously. Sabi niya, ano daw yung masasabi ko dito sa printer na to na Epson 18050 na pwedeng-pwede siya makapag-print ng A3 na media size. So eto naman ang masasabi ko sa inyo eh, no? Kung into printing talaga kayo at gusto niyo ng maganda-gandang output, ay highly suggest talaga na ang printer na bilihin ninyo ay 6 colors printer. Kasi iba talaga yung outcome or iba talaga yung output na ang mga 6 colors printer kung ikukumpara mo sa mga 4 colors printer. Pero kung medyo may budget ka, pwede mo namang bilihin etong 18050 na to. Pero kung medyo mababa-baba yung budget mo, pwede mo nang bilihin din yung Epson 8050 na which is, ayun nga lang, hanggang A4 lang yung pwede niyang i-print at hindi siya nakakapag-print ng A3. Pero bago tayo magsimula mga tropa, etong Epson 18050 na to, eto yung dating printer na Epson 1800. Kumbaga, eto yung naging successor nun. Kasi etong Epson 1800 na to, pinace out na to, discontinued na yung production nito dahil mga tropa, eto kasi yung pinaka-conspiracy theory ko dyan mga trope, no? Etong Epson 1800 na to, pwedeng-pwede mong ma-modified to. At talagang napakaraming mga matatalinong Pilipino or matatalinong tao dyan na etong 1800 na to, nilalagyan nila ng external waste ink tank na ngayon, yung mga bagong printer na ganito na Epson 18050, eto na yung ginawa ni Epson para hindi siguro bumagsak yung sales nila at maraming bumili ng mga consumables nila, nilagyan nila to ng maintenance box. Kumbaga, etong 18050 na to, kapag na-consume na ng todo yung maintenance box na yon, bibili ka ng panibagong maintenance box. At eto yung mga yon, mga tropa. So dito, sa mga hindi pa nakakaalam, once na napuno etong maintenance box na to, bibili kayo ng panibagong ganito or bibili kayo ng panibagong sponge at papalitan ninyo yung microchip doon or i-reset ninyo gamit naman yung mga resetter. Eto. So, mabibili nyo itong mga resetter around 2,000, i-reset mo to para mag-0-0 yung counter or kung ayaw mong i-reset, papalitan mo yung chip na yon at gusto mo palitan mo yung sponge na nasa loob, ba? Diba? At etong maintenance box na to na ipinapakita ko sa inyo, eto yung mga third party na mga maintenance box. Kumbaga, eto ay hindi na to yung pinaka-original kasi napakamahal ng mga maintenance box na original. Minsan, around 800, around 650. Diba? Kaya may mga third party na provider ng mga another parts, diba? So, ayun ang pinaka-masasabi ko dito sa 8050 na to. Kung into printing business ka talaga at medyo may pera-pera ka at kung kayo ay nasa photo business, kung meron kayong photo booth, kung meron kayong studio, ay highly suggest na ganitong printer yung bilhin ninyo. Dahil napakaganda nito mga tropa. Ang ganda talaga ng output nyan. Kung hindi ako nag Epson 805, siguro ang nabili ko dati etong Epson 1800. Kaso nga lang, medyo mahal na. Kaya hindi ako nakabili nito dahil around ganyan lang nga yung presyo nyan. 27,000. Ang kaya ko lang na i-provide dati ay mga around 16,000, 15,000. Kaya Epson 805 na lang yun nabili ko. Although 6 colors printer pa rin siya, maganda pa rin yung output niya. Yun nga lang, hindi ako nakakapag-print ng A3. So dito na tayo sa pinaka-specs niya mga tropa. At sinasabi ko nga sa inyo, eto yung dating version ng Epson 18050. Dito siya nagmula sa printer na to. So kumbaga, eto yung parang specs niya
ng pinakauna na mas improve na yung pagdating sa Epson 18050. Kung i-check nyo to dito, kung titignan nyo, halos same naman talaga sila pagdating sa mga resolution, sa printout, output, mga ganyan. Yun nga lang, nagkatalo sila mga tropa pagkadating dun sa technology na meron pong latest model ng 18050, dahil eto naka-micro piezo printer head na siya. At na rinig-rinig ko dyan sa mga other groups na etong mga bagong printers talaga daw ni Epson ay malakas mag-consume ng mga ink, kumbaga mabilis maubos yung mga ink na nilalagay. Pero yun nga lang, talagang napakaganda ng output ng mga bagong printers. At eto no mga tropa, mabibilis silang mag-print. Yun yung kinagandahan ng mga printer ngayon, lalong-lalo na etong 18050 at yung Epson 8050. Hopefully, next year, bibili din ako ng bagong model na Epson 8050, dahil yun lang yung medyo kaya-kaya ng budget natin, dahil napakamahal na masyado na itong Epson 8050 at wala naman tayong studio. Kasi ito talaga napakaganda rin ito sa mga photo printing, lalong-lalo na kung kayo ay papasukin nyo yung Sintra board na printing business, mga tropa. Printing business ng Sintra board, photo paper, photo booth, mga graduation picture, napakaganda na itong Epson 18050. Pero medyo budget bills ka lang kagaya ko, mag-i-stay na lang muna ako sa 8050. Next year bibili ako doon at samahan nyo akong i-unbox, no, mga tropa. Medyo kumakalap pa lang ako ng mga research para ma-prush ko na yung pagbili ko noon, dahil mag-i-start ulit ako ng aking photo booth business. At mabalik na tayo, no. Nakikita nyo naman dito yung print resolution, same na same lang sila na itong dating Epson 18050. Ito kasing mga printer na to, para rin itong mga cellphone, mga tropa. May mga konting tinitirang lumang specs, 'di ba? Parang mga iPhone, 'di ba? Binago lang yung camera na location, 'di ba? Pinag-iba-iba lang yung camera location. Or medyo may mga nabagong dagdag battery. Another iPhone latest version na 'yon, mga tropa. Ganito din sa mga printer. Kumbaga, may binago lang ng konti, tapos another version na 'yon. Same lang naman sa mga gadgets natin ngayon, mga equipment. Halos ganoon na lang din yung nangyayari, mga tropa. Pero ang medyo bitin din tong Epson 18050 na to, dahil nga medyo design lang talaga siya kahit papano sa mga magagandang output ng photo printing. So hindi niya kayang mag two-side printing, na although medyo mataas na yung 28,000 na presyo, mga tropa, ba? Diba? So sa ganyang presyo makakabili ka na ng mga pwedeng printer na mag two-side print. Pero kapag mga ganun mga printer na trip mo, syempre into document printing ka, hindi ka into photo printing, ba? Diba? At makikita nyo naman dito, medyo mababa yung kanyang speed pagkadating sa mga text printing or sa mga document printing. Ito, no? Ayan yung IPM niya. Pero pagkadating sa mga photo printing, 27 seconds kaya niyang mag-borderless, at pwede rin hindi borderless. Pwede rin siyang borderless ng A4, pwede rin siyang borderless ng A3. Mga tropa, nakikita nyo 27 seconds lang yung estimated na time na igugugol yung pagpiprint, makakapagprint na ng 4R. Ayan, no? So dito sa lumang version, tignan natin kung ilan yung speed niya. Ito yung photo printing niya, approximate 45 seconds, di ba? Makikita nyo na yung agwat ng layo nung bilis ng print na itong latest na mga models ng printer na to. So tignan natin yung plano ko ring bilihin next year na Epson 8050. Nakikita nyo naman dito, Epson 8050, yung maximum print resolution niya, same lang din dun sa Epson 18050. At tignan nyo mga tropa, sa borderless printing ng 4R, medyo mabilis pa nga ng 2 seconds etong 8050, di ba? Ayun nga lang, etong Epson 8050 talagang pang 4R lang. Hindi ka makapag-print ng mga A3, yung mga maahaba na. So kung meron kang customer na magpapaprint sa iyo ng Sintra board na A3, so gagamit ka dito ng mga dugtong method, 'di ba? At kung iko-compare niyo tong Epson 18050 sa mga Epson 11050, mas di hamak na maganda talaga 'to. Kasi isipin niyo mga tropa, 4 colors ilalaban mo sa 6 colors printer, 'di ba? Alam
alam nyo naman na siguro na 2 is better than 1. Ang kinagandahan kasi ng mga ganitong printer, isipin nyo mga tropa, yung kulay na imimix pa nung printer mo ng 4 colors, dito sa 6 colors ay nandun na. Kumbaga hindi na siya mahihirapan sa pag-achieve-achieve ng kulay. Ayun nga lang, syempre kapag gumagamit ka talaga ng mga pigment ink, inuulit ko, kapag gumagamit ka ng mga pigment ink sa mga printers na to, talagang mahihirapan yung printer mo na yan na i-achieve yung mga gray color, mga tropa. Talagang sobrang hirap talaga ng gray color sa mga pigment ink, at may mga kulay din na mahirap i-achieve sa paggamit ng pigment ink. Sa totoo lang tayo mga tropa, yung mga kulay brown, kulay violet na talagang dark na violet, medyo mahirap ma-achieve yan sa pigment ink. Pero mga tropa, may mga naririnig-rinig ako ng mga way around dyan or mga chismis dyan na etong si Inkwright daw ay medyo maganda daw talaga yung kanyang output. So papatunayan natin yan siguro next year pag nakabili na ako at gagamitin ko tong pigment ink na to. Pero ang dami nang nagpatunay mga tropa, mag-research din kayo sa mga ibang groups. Ang dami na rin gumagamit ng Inkwright na pigment ink na to. Ito yung mga samples nila mga tropa. Ayan o. So ang ganda, di ba? Itatry ko nga din to. Itong mga brown na kulay na to, medyo mahirap to sa mga Kui, Hansol. Ako personally, nahihirapan ako sa mga brown at saka sa mga gray at violet talaga sa mga pigment ink ko using Hansol. Kaya aralin nyo talaga yung mga color correction. May mga nare-research ako sa mga ibang group na talagang goods talaga daw to si Inkwright eh. So, itry natin next time. At nakikita naman natin dito sa mga mangilan-ngilan na nag-avail dito yung kanilang mga output. So far, walang mga low feedback, talagang mga 5 star and merong 3. Eto, no, sinasabi niya dito, hindi puno. Etong sa issue na hindi puno, yung mga nare-receive ninyo na ink, malamang sa malamang, talagang ganyan maaari yung mga lagay niyan, mga tropa. Kasi parang meron siyang puwang para pagka nakakalog-kalog, yung pressure, no, hindi masyadong masasagad, di ba? Hindi aapaw ng matindi. So, ayun lang yung parang medyo paliwanag ko dun eh. Pero kung nakikita nyo naman na yung iba ay talagang medyo punong-puno, ay talagang magreklamo naman talaga kayo. Pero nakikita ko dito halos ganyan naman talaga yung dami. Kasi 70 ml lang eh. Sa pagkakaalam ko, yung mga ganitong bote ay 100 ml. So, siguro yung 30 ml na yung ganyang kulang, parang mga isang pulgada, di ba? Siguro enough na tong mga nababanggit ko. Pero mga tropa, no, etong Epson 8050, ang pinakamahirap lang talaga din talaga dito, yung kanyang maintenance box eh. Eto yung medyo naging problema ko sa mga bagong printer. Pangdagdag sakit sa ulo nitong mga consumables na to. Kasi isipin nyo, once na napupuno yung mga maintenance box na to, order ka ulit kay Epson. Kung hindi ka marunong maglaba nung kanyang sponge, no? Kung bibili kayo ng mga ganitong printer, paghandaan nyo na rin na bumili kayo ng mga extra sponge kung ayaw nyong labahan yung inyong mga pad. At bumili kayo ng mga resetter at yung mga chip kung ayaw nyong i-reset, 'di ba? Palitan niyo na lang ng chip. Pero kung ako sa inyo, eto na yung lifetime mga trope. Bumili na lang kayo ng resetter talaga. Eto, ilalagay ko sa description yung mga link nito para kung gusto niyo mag-avail ng printer na to, isama niyo sa budget niyo yung pag-avail ng chip resetter. At eto pa yung isang ituturo ko sa inyo mga tropa. Kung kayo ay gagamit ng na printer nga na ganito na 8050 or etong Epson 18050, pwedeng-pwede niyo siyang i-customize din. Pero do it at your own risk lang din to mga tropa, no. Babaklasin niyo yung gilid niya. Ito, no, ito yung kanyang purge unit. Kumbaga, ito yung hose na papunta dito sa inyong maintenance box mga tropa. Kumbaga, wala nang ink na pupunta diyan sa maintenance box. Kumbaga, mag-i-install ka na ng external waste ink tank. Pero ganun pa rin, etong chip na to, etong maintenance box na to, kailangan mo pa rin siyang i-reset. Ayun nga lang ang kagandahan. Kapag meron ka ng external waste ink tank, kapag na-modified mo na, i-play natin kung paano yung gagawin niya dyan. Diba? Ito, yung printer na to ay kinonvert niya into DTF printing. Pero ito, nakikita nyo, nilabas niya yung waste ink tank dito dun sa purge unit. Ito yung ink, ito yung hose. Lalagyan niya yan ng external, diba?
Pero kailangan mo pa rin ng resetter dyan. Yun nga lang, inuulit ko yung kinagandahan niyan. Hindi mo na iisipin pang labahan yung inyong maintenance box, mga tropa. Medyo i-forward-forward natin. Ayan, kung gusto nyong panoodin tong videos na to, ilalagay ko na lang din siguro sa description. Ayan o, nakikita nyo. Ito yung hose na papunta sa waste ink tank or yung sa maintenance box nga. Ayan, tinanggal niya yung connection tapos nilabas niya yung hose. Lalagay niya yan dito ng external waste ink tank. Ayan o. So, nasa sa inyo kung i-convert nyo rin sa DTF printing, pero sinasabi ko sa inyo, masakit sa ulo tong mga DTF printing na converted. Ayan o, mga tropa. Pero yung sa DTF or sa mga eco-solvent, ibang procedure yung gagawin nyo doon kasi papalitan nyo yung mga host doon. Unlike sa mga pigment ink, ay ang gagawin nyo lang doon, isasalin nyo lang yung inyong mga ink dyan. Kumbaga, hindi nyo gagamitin yung original ink, ang ikakabit nyo lang yung mga pigment ink. So, eto yung nakikita ko nga na Inkrite sa ngayon. Sa Inkrite kasi, meron silang per model na mga code. Kumbaga, etong ink na to, suggested lang nila to para sa mga models na ganito. Kaya siguro, maganda tong Inkrite na to. Kumbaga, focus sila dun sa printer na yon. Unlike sa mga Hansol, Kuyi, na mga pigment ink, kumbaga pang all around na siya, no? Kumbaga universal na. Eto nga pala ay dye ink. At eto yung kanilang pigment ink, mga tropa. Diba? Hindi kagaya ng Hansol at Kuyi at kung ano-ano pa, iTech, diba? Meron tong mga code. Dun sa mga Kuyi, Hansol, wala silang code, diba? All around na. Kaya siguro napansin ko na maganda talaga tong, kasi focus siya, yun nga, sa models na ganito. Meron pa nga silang isang ink. Hindi ko alam kung anong klase to, pero nakalagay dito, no? Art paper pigment ink. Medyo may kamahalan nga lang. Ayan, no? Hindi ko alam kung paano to or saan to ginagamit, diba? Nakalagay art paper pigment ink. Ano kayang pinagkaiba na ito, no? Pero to make sure, eto lang yung bilihin ninyo. Pigment ink for 8050 at 18050. Mag-research din kayo ng inyo, mag-Google or mga group sa Facebook, diba? Na tanungin nyo rin kung maganda talaga tong Inkrite. Huwag kayo basta-bastang bumili, diba? Importante talaga yung nagre-research, mga tropa. At sa ngayon, mga tropa, ang pinakamurang Epson 18050 ay 29,920. Ito yung pinakamura na nakikita ko. Napakahalaga ng pagre-research para hindi kayo nauuto ng kung sino-sino man, diba? At eto, no, sa JG Superstore, 30,000 yung kanilang presyo. At dito naman, sa Greenwave PC, 32,900. At sinasabi ko naman sa inyo no, ang kinagandahan, kung online kayo bibili ng mga printers na to, makakagamit kayo ng mga vouchers. At yung mga sinasabi nyo na mga warranty, pampalakas lang din ng loob yan. At kung magpipigment ink kayo, mga tropa, void na yung warranty ninyo, diba? Anong sense kung bibili kayo sa mga merong physical store, diba? At least dito sa online, nakatipid kayo. At Lazada Mall yan, mga tropa. Malabong mangloko yan, malabong mampeki yan. At etong JG Superstore, talagang mga lihitin mong shop yan. At etong Greenwave PC, diba? Siguro tama na tong mga impormasyon na nasabi ko. Ano pa bang maidadagdag ko? Eto nga pala, meron siyang pick-up roller na eto nga yung sinasabi ko sa inyo. Kung palagi kayong gumagamit ng makakapal na photo paper, eto yung mga mapupudpod. Pero sa version ng printer na to na Epson 18050, napakaganda at makakapal, kayang-kaya na niya. At eto nga yung maintenance box na itinuro ko sa inyo. At dito sa dating 18050, wala siyang maintenance box. Talagang eto lang yung kanyang inks. So, pagdating sa inks, magkaiba din ng model dun sa Epson 18050 dahil ito ay version T673 at yung for Epson 8050 at Epson 18050 ay ibang model na. Version na nun ay Epson 057 na yung kanilang inks. Ayan o, nakikita nyo naman siguro dito sa ating screen, di ba? So, sa pagkakaalam ko, magkaiba ng timpla yan, magkakaiba ng mga kung anik-anik yan. Kasi iba yung presyo nito, mga trope, kung ikukumpara mo sa mga Epson 003. Di hamak na mahal tong mga ganitong inks. So, sa mga gusto mag-avail na itong mga printers na to, no, ilalagay ko na lang sa description yung kanilang mga links sa mga mag-a-avail dyan para hindi kayo mauto. Sa mga trusted seller lang kayo bumili or mga distributor. So, siguro dito na natin tatapusin to. Napakaganda niyang
1850 kung talagang meron kang sapat na budget at puhunan, at kung nasa studio ka, photo booth, mga ganyan. Pero kung medyo budget gamings ka, kagaya ko, kung hindi mo naman kailangan ng A3 printer, I highly suggest na ito na lang muna yung bilhin mo. Kasi nauubos na rin yung Epson 805, yung walang maintenance box, talagang dito na talaga papunta yung technology, wala na tayong magagawa. At pagdating nga sa maintenance box, siguro napanood nyo naman kung paano i-modified. Eto no, tinatanggal yung pinakagilid. Yung pinaka host niya, ayan o, ito yung host papunta dun sa maintenance box. Alisin nyo na lang. At syempre, kakailanganin din natin talagang bumili ng cheap resetter. Ayun lang, mga tropa. Like, share, and subscribe. Salamat sa mga nag-avail ng templates ko. Message lang kayo dyan kung gusto nyo mag-avail. Lagi ko sinasabi sa inyo, huwag magpapauto. Bye!